Hello mga friendly! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, pag-uusapan natin ang copyright. Copyright claim ka ba? Well, tutulungan kita kung paano alisin ang copyright claim. Just keep on watching! So, ayun mga preni, bago ko simulan topic ngayon na copyright claim, gusto ko munang magpasalamat hindi lang sa mga subscribers ko, kundi sa dalawa kong bashers. Ay, bashers ako. Nga pala, shoutout sa inyong dalawa. Sabi nung isa, bashers, ayusin ko daw yung pagsasalita ko. Parang hindi ko rin daw alam yung sasabihin ko. Sa totoo lang, kapampangan ako. Kung ano yung naiisip ko, on the spot ko lang siyang sinasabi. Ayaw kasi gumawa ng script yung halatang nagkakabisado ka. Ayaw ko lang, gusto ko yung galing talaga sa loob ko at kung ano yung iisip ko. Yun lang. Hindi ako gumagawa ng script. Pasensya na, makakalimutin ako. At ganun din yung pag transfer or translate, sorry, pag translate ko siya sa Tagalog or sa English, minsan nahihirapan ako kung Tagalog ba yung nasasabi ko or Kapampangan. So ayun ha, doon naman sa isa, sabi niya ayun yung background. Salamat sa panonood at pagkasaya ng oras mo sa panonood ng video ko. Yun, thank you. Nanood pa rin kayo. So ayun, punta na tayo sa topic about dun sa copyright claim. Nung hindi pa ako marunong, lagi ako naka-copyright claim. Nung nag-start pa lang ako. Tapos, natutunan ko kung paano mag-alis ng copyright claim. Hanggang ngayon na monetize ako, nitong huli, nagkaroon ako ng dalawang copyright claim. Gumamit ako ng background music, kahit na may nakasulat na no copyright music, kasi halos pag no copyright music, pag ginamit mo yun sa background mo, hindi ka na magkakaroon ng copyright claim. Nagtataka ako, meron pa rin ako. Pero tinanggal ko yun. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko inalis yun. Tapos, dinispute ko siya. Pagka-dispute ko yung isa kong video, hindi natanggal yung pagka-copyright claim. So, ang ginawa ko, minute ko na lang yung music. Inalis ko na lang siya, tapos natanggal na yung copyright claim. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Siya nga pala, tungkol naman sa Creative Commons at YouTube Standards. Nasa settings yun eh. Pag kasi ginamit mo yung Creative Commons, pag nagkaroon ka ng copyright claim, madali mo lang siyang madidispute. Hindi tulad ng YouTube standard license. Kapag nagka-copyright claim ka, hindi mo na matatanggal yung pagka-copyright claim mo. Hindi gaya ng Creative Commons. Kaya pag may video ka, i-edit mo siya. Dun sa edit video, then punta ka sa more settings, piliin mo yung Creative Commons. Lagi-lagi mong gagawin yon para pag nagka-copyright claim ka, madali mo lang matanggal yung pagka-copyright claim mo. So, ayun. Panoorin nyo yung video kung paano ko siya ginawa at kung ano yung sinasabi kong Creative Commons. So, ayun. Just keep on watching! So, ayun. Punta na tayo dun sa YouTube Studio. Wait, nalilito ako. Ayun. So, ayan. Play natin. Wala siyang ads. Ayan, punta na tayo sa YouTube Studio. D
Then videos, click niyo yung videos. Then ayan, may copyright claim nga ako. Para matanggal, click yung see details, select action. Andiyan yung mga choices kung trim or mute. So ayan, may mga kung mute natin, meron tayong i-replace ng video kung ano ay music. Or mute audio lang. Kasi kung i-replace mo, magubura yung mga sinasabi. So ayan, click mo lang to yung box, tapos pili ka kung alin dyan, kung original content license or fair use ang kukunin mo. Click natin yung fair use. Then continue. Then click ulit tong box. Then click yung continue. Select type. Kasi background music yung na ano ko. Then dito natin ilalagay yung sinave to na fair use copyright disclaimer. Dito natin ilalagay. Click natin. Click natin tatlong box. Signature. So, ayan, submit. Ilalagay ko sa description box tong disclaimer na ano, para sa fair use law. So, ayan. Dahil dinispute natin, meron na siyang ad. Nag-kulay green na siya. After 30 days, doon natin babalikan. So ito yung sinasabi kong more option sa settings, tapos yung license, piliin yung Creative Commons attribution. So ayan, may copyright claim pa rin tayo. Wait tayo ng 30 days para malaman natin kung matatanggal yung copyright. Sign in muna tayo. Tingnan natin kung natanggal yung copyright claim ko. Punta tayo sa videos. So, ayan, may naiwang copyright claim. Yung isa. Yung isa natanggal. Punta ulit tayo dito sa see details. Then, select action. Piliin natin yung mute song. Tapos, click natin yung song only, a mute song only. Mali yung napindot ko. Mute song only ang pipiliin nyo para hindi mabura yung mga sinasabi nyo. Ayun. Continue. Mute. Click yung mute. Pag ganito yung ginawa nyo, wala mang 30 days. Itong araw na to, makikita nyo rin na matatanggal yung copyright.
meron pang copyright claim kasi processing pa siya. Pero yung isa, natanggal ko na. Yung isa na lang. Nang ilang oras para matanggal tong copyright claim. Meron pa siyang natitirang isa nga. Ayan, unable to process. Ayan. Kasi nga, unable, tama ba yung sinabi? Unable ba siya? Ayan, wala na copyright. Hey. Dalawang choice, ay ilang choice yan, pwede ka mag-dispute. Pwede natin dagdagan yung aking mid-rolls or ad break. Dadagdagan ko na yung aking mid-ad break. Pag kasi may copyright claim ka, wala siyang ads kung hindi ka mag-dispute. So, ayun mga preni. Iwasan nyo lang ang magkaroon ng copyright claim. Paano? Lagi nyo gagamitin yung no copyright music. Tapos kung gagamit kayo ng reuse content or video ng iba, i-edit nyo. Halimbawa, nakaharap sa kanan, hiharap nyo sa kaliwa, yung i-reverse nyo. So, ayun, sana may napulot kayo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!